kuya mo. Lola, ano? Sila kuya Epoy, sinasaktan ko yung pusa, kawawa naman. Ah, alika, sundan natin. Talaga naman. Nandito lang yun. Sino yun? Sino yun? Kain na wakas yun. Nawawala. Diba? Kamaya na po tayo. Yun. Tayo. Sana. Hanapin nyo. Ba't ganun? Ba't di ganun wala yun? Boy! Eh, boy! Apo kong pasaway! Halika nga dito! Teka lang po, Lola! Halika na dito! Ayaw mo, Lola! Tiga lang po! Aba! Talaga naman! Di pa naman tayo nagdadasal eh. Pray muna. Lord, thank you po sa mga pagkain dito sa mesa namin. At sana po, patuloy niyo kaming bibigyan ng grasya. At sana rin po, tulungan niyong maging mabuti itong aking apong si Epoy, mapasa tao man o mapasa hayop. Amen. 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 Epoy, ah, hindi ko nagustuhan. Hindi ako approved dun sa mga pinaggagawa niyo na makalaro niyo kanina. Ha? Oo nga po, Lola. Hindi na sila naawa dun sa pusa. Siyadong pasaway? Lola, magnanakaw naman po kasi yung pusa eh. Baka nagugutom na kasi. Sabihin, pag nagugutom ka, dapat ka nang magnakaw. Hindi, pero sana imbis na sinaktan nyo, binigyan nyo na lang ng pagkain. Eh, pusa lang naman yun. Kahit na, bakit ikaw, pigo oink-oink, pero mabait kami sa'yo. Lola, nakakasar naman. Ano ba naman kayo? Hindi nyo na ginalang ang pagkain. Behave naman kayo, ha? O, chicken. Eto, makinig kayo, ha? Eto ang tatandaan nyo. Dapat, huwag na huwag kayong mananakit ng kahit na sino o kahit na ano paman. Ha? Kahit mga hayop, aba mga creation din yan ni God, di ba? Okay? Opo, Lola. Alam mo, kahit na mga hayop yan, para rin yan mga tao. Marunong yang magmahal at marunong yang masaktan. Gaya ng makikita niyo sa kwento ko. Noon ay merong mag-asawa na hindi magkaanak at dahil doon ay hiningi nila ang tulong ng isang mangkukulam. Hiniling nila sa mangkukulam na bigyan sila ng anak. Pinagbigyan ng mangkukulam ang kanilang kahilingan. Pero kapalit nito ay kailangang ibigay nila ang bata sa mangkukulam pagdating nito sa tamang edad. Pero dahil sa pagmamahal sa kanilang anak, ay tinakas nila ito at nilayo para hindi na muling makita ng mangkukulam. Pero dahil dito ay isang sumpa ang binitawan ng mangkukulam sa sanggol. Ano po yung sumpa? Ano po nangyari sa baby? Yun ang malalaman nyo pa lamang. Oh. Lola? Ano? Baka masunog kami dyan, ha? Ay, naku eh. Enjoy nga kayo eh. Oh, ayan! Babay! Ano? Oh, enjoy! Oh, sige. Bihira kayo. Mamimili lang kayo ng lalandingan. Dito ba sa Dayami? Ang baho, ah! Amoy dumi ng kabayo! Baka si Rextor lang yun. Ako? Hindi ako, no? Amoy kalawang ako, eh. Kapatid ba ako? Tansya ka na itong kabayo to? Walang nakang aga-aga, ginigising mo ako. In-store po mo, tiro ko, ah. Tutal, maaga mo ako ginising. Maaga kang magkatrabaho ngayon. Dapat bumawi ka sa istorbo mo sa akin, ha?
kukupat-kupat, ha? Alipin mo. Dapat makarami tayo ng biyahe ngayon, ha? Sa habang panahon kay Saki, kay Lupi, sabaw. Mukhang malaki kinita natin ngayon, ha? Hindi naman, Roberto. Konting sipag lang. Tsaka pasalamat din ako sa kabayo ko kasi nakikiayon sa kanyang amo. Mabait at masipag din. Swerte ka nga sa kabayo mo. Ay, mamaya nga pala, huwag mo kakalimutan. May konting handaan sa bahay kasi kaarawan ng anak ko. Imbitado kita. Sige, pupunta ako. Ah, sige, ha? Si Berto muna. Si Berto. Berto. Yan, ayan, tatlo. Pwede na yan. Ito lang. Oh. Ayun lang yan sa dami ng biyahe mo. Ilan lang naman nagawa mo kasi? Sige na, sunod. Sunod. Sunod na, nakatala yung sila, oh. Dahil sa'yo, maliit na naman ang kinita ko ngayon. Kupat-kupat mo kasi. Pag ganyan ka pa sa susunod na araw, ibebenta na kita. Ito dapat sa'yo. Bawasan ang rasyon. Para madala ka. Kupad-kupad mo. Yan. Grabe naman yun. Ang lupit sa hayop. Yun ang tunay na asal na hayop. Parang ikaw, di ba, Rexton? Ito ko, si Epoy. Sorry. Bakit ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay eh. Bakit? May problema ba? Magandang gabi sa'yo. Sandali lang. Oh, huwag ka matakot. Hindi ako masamang tao. Sandali lang. Sandali lang. Pwede na yan, Berto. Pwede mo na yung biyahe yan. Sandali. Kargaan mo pa, magaanyan. Kaya ng kabayo ko yan. Aba, baka mamatay yan. Hindi. Sige, kargaan mo pa. Oh, kargaan pa raw to. Hayaang mamatay itong kabayo ni Roberto. Ba, Roberto, sigurado ka ba dyan? Eh, mukhang matam na itong kabayo mo at nangangayayat. Hindi mo yata pinapakain eh. Mainam na yan ng masanay sa hirap at na magsipag. Dahil may kailangan akong bilhin yun. Kaya kailangan kong kumita ng malaki. O, karga pa dito! Sige, punoy nyo to. Kaya pa ng kabayo ko yan. Parang kulang sa vitamina. Oo nga eh. Baka mamatay na. Hindi mo makamatay yan. Hindi nga, pamakain yun. Ba't tuloy na lang? Baka sa mga buro kaya pa. Higat niya, ganyan. Oo, higat niya. Kabayo na. May 40. Bagong malaman, patay na kabayo niya. Oo nga eh, grabe nga yan kung mga abuso ng alaga niya eh.
kang matakot sa akin, hindi kita sasaktan. Gusto lang kita makilala. Ako nga pala si Roberto. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Emma. Napakagandang pangalan naman. Nararapat lang sa'yo. Tiga, saan ka, Emma? Ngayon lang kita nakita dito. Isa akong alipin. Ang ibig mo sabihin, isa kong utusan? Huwag mo sanang mamasamain, pero ang kagandaan mo ay parang isang prinsesa o diwata. Salamat. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Gusto ko lang ibigay sa ito. Mamahaling tsokolate. Binili ko pa ito sa bayan para sa'yo. Tikman mo, masarap to. Sige, tikman mo, masarap yan. Ano yung sugat? May latay ka. Sino gumawa niya sa'yo? Mukhang sariwa pa. Punasan ko, ha? Tingnan mo yung sarili mo dyan, nakailata ka pa dyan. Tangali na, naunaan pa kitang bumangon. Ha? Huwag mo sabihin na pagod ka. Ganyan talaga ang papel mo dito sa mundo. Magakot ng kalakal. Kaya huwag mo sabihin na papagod ka na. Tumayo ka dyan! Langya ka talaga. Ayaw mo tumayo? Gusto mo mamatay tayong dalawa sa gutom? Ha? Titingin-tingin ka pa. Tumayo ka dyan! Wala ka talagang silbi, ha? Wala kang silbi! Ba't ayaw ba kasing tumayo ng kabayo? Sobrang pagod at hirap na siguro. Grabe kasi kung abusuhin ni Kuya Roberto. Ako ang robot na papagod. Yung pa kayang hayop tulad ng kabayo? Kuya, wawala naman yung kabayo. Saan mo mamatay tayong dalawa sa tom? Ha? Walang yan talaga ito si Roberto. Tumayo ka dyan! Kung di na akong duwag, hahamunin ko na suntukan niyan eh. Wala kang silbi, ha? Wala kang silbi! Babantayin kita. Magpahinga ka lang dyan. Babantayin kita. Ikaw lang. Pati kaya ako, babantayin ko rin ka. Eh, Point Jewel? Kung ako ba nagkasakit, babantayan nyo rin? Wait muna, Rex. Storm ko. Boy Joel, bilis kumising kayo! Uy! Rexor, ano yung nakakasilaw? Ano yun? Tingnan nyo!
si Emma. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Anong nangyari sa'yo? Pumunta lang ako para sabihin sa'yo na maaaring ito nang huli natin pagkikita. Ano? Hindi maaari, Emma. Hindi ka pwede mawala sa buhay ko. Ano naman ang ginawa ng walang yung amo mo? Hindi ko na siya mapapatawad sa ginagawa niya sa'yo. Halika, gusto ko siyang harapin. Sa kanya ko'y patitikim ang kawalang yung ginagawa niya sa'yo. Huwag na, Roberto. Pabayaan mo na lang ako. Bakit niya ginagawa sa'yo ito? Wala siyang puso. Bakit di ka na lang umalis? Sumama ka na lang sa akin. May mga bagay na puso lamang makakaintindi. Roberto, tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ano to? Emma? 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 Emma, ano ginagawa mo rito? Nasaan yung kabayo ko? Emma? Ano nangyari sa'yo? Emma, napaano itong latay sa mga braso mo? Ngayon, malalaman niya rin ang buong katotohanan. Jalan! Jalan! Ano na pong ilagay niya? Malubha ang sakit niya. Oras na lang ang inaantay. Wala nang pag-asa ang kabayo mo. Hindi na magtatagal yan. Ang buhay ko, alipin mo sa habang panahon. Emma? Emma, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Paano ba nangyari ang lahat ng ito? Sino pa ako, Roberto? Hindi mo kasalanan ito. Maaring hindi ako ang sanin ng sumpa sa'yo, Emma. Pero ang kalupitan ko naging dahilan kung bakit ka nag-iingalo ngayon. Malapit na matapos lahat ito. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi sapat ang pagmamahal na binigay ko sa'yo.
Hindi ka pantay ng pagmamahal mo sa akin. Mamahal pa rin yan, Roberto. Emma? Emma? Emma! Emma, hindi maaari ito! Buhayin mo siya! Buhayin mo siya! Emma! Aakuin ko ang sumpa! Ako ang parusahan niyo! Kunin mo ang kaluluwa ko, pero buhayin mo siya! Emma, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Emma. Roberto. 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 Napunta nga ang sumpa kay Kuya Roberto. Pero mas malala pa ito. Kalahating tao at kalahating kabayo ang kinalabasan niya. Pero napatunayan ni Kuya Roberto ang pagmamahal kay Ate Emma. Wala talaga mapupuntahan tong kalupitan. Mapatao man o mapahayop. Ako kaya may sumpa? Sumpa man? Pusa, sorry na. Ka mag-alala. Susunod na linggo na bumalik ako. Hatiin ulit kita ng pagkain. O sige, kain ka lang oh. Yan. Wala ngayon, friends na tayo ha. Oh, ito nga pala yung kaibigan ko si Ren. Jewel, alam mo ba yung mga batang wala pang 16 years old? Hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang. Kasama nila ang parents nila, o guardians nila, o family members nila sa family business nila. E paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun. E saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-taping o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at abihin. Halika na, kuya.